sa lahat ng mga yung grand debate na experience, bro, sa tingin mo, kanino ka mga pinaka na challenge talaga? Talagang sa totoo, sa totoo kay Ustad Barcelon, bago ang debate, yung area iniikot ko talaga yon sa rosary. Nagro-rosary ako. Iniikot ko yon at ang area ay nag-prayer of deliverance ako. At ito ring nating successful, ang public debate kasi is an art, no? Kaya para din itong boxing. Okay. Dapat pinag-aralan ang estilo sa mga tanong sa kaharap. Kung tunay na salita ng Diyos ang Biblia, may dala akong lason. Ipakita mo sa publiko na inumin mo ito at hindi ka malalason. Sa mga debate ko, Bro Adrian, lalo na sa pagsimula, ang sasabihin ko sa isip ko, ito na talaga, gabayan mo ako, Panginoon. Gawin ko ang lahat para sa iglesia. Gusto nilang mawala ako dahil yung ibang mga ministro na kasuot ng barong, yung ibang mga ministro na nakasuot ng Amerikana sa harap ko, na ganyan-ganyan lang sila. Yung iba na ganyan-ganyan. Nang sinabi niya na bulok na ang moralidad ng Katoliko, ang Katoliko ba'y santa o ang Katoliko'y impakta? Yun, ang tanong niya. Kaya, at ang tunay na iglesia ay pinatunayan kahit sa Pasugo Magazine ninyo na nakasulat. Even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Bawal makipagdebate kung ang debate ay walang kabuluhan at magresulta ng away lang. Pero kung ang debate ay for educational purpose, ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, magbuka talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Bakit kayong mga Katoliko, hindi kayo nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? Ay, tinatanong yan? Amen. So paano nila nasasabing, minamahal ko si Jesus, pero di ko matanggap ang mama niya? Yung aksidente namin dahil nangyari yon, wala pang appointed exorcist ang aming diocese. Nangyari yon, siguradong sa aking tinatawag na retaliation. Din arrival kasi sa hospital, sa emergency yung anak ko. Pero isang milagro lang, muli siyang nabuhay. Isa sa mga di ko makalimutan, yung karanasan na habang inilipat na nila ako sa kumbiento ng mga madre sa Mercy, dyan sa Ligan, nagro-rosary ako. Pagkatapos, yun na, may nakita ko mahal na Birhen Maria. Hindi ko yun pinaniniwalaan na Birhen Maria, pero naputol yung lobe, doon tumama sa motor ko. So, natapon kami. Mga tao na nagsalaysay, kitang-kita umano nila na habang nagmumotor kami, may malakas na hanging sumusunod sa amin. Pag-involve ko sa deliverance ministry, na patunayan namin, kami ni Dr. Riching, tunay ang demonyo. Kung tunay ang demonyo, tunay ang impyerno. Yun talaga, Dr. Riching, sabi niya, bago lang nangyari, malapit ka nang namatay. Pagkatapos, haharap ka na rin sa poses. Iyon ang sinabi ko. Di po ba mas magandang mamatay tayo na gumagawa sa gawain ng Diyos kaysa mamatay tayo sa kasalanan? Doon, sinalubong agad. Doon pa sa katedral, no? Merong talagang isang poses na babae. At kahit hindi niya alam na pari si Father Darwin, iyon ang sabi ni Father Darwin. Nang nakita niya, totoo pala talaga ito, bro, no? Yes, pare, tunay talaga ito. Dahil ang ministry ng ating Panginoon Jesus Cristo ay exorcism, healing, and na merong bata na nag-iyak na ang kaniyang mama dahil wala na talagang, parang wala ng buhay. Pero nang piniinom ng holy and exorcise oil,
yun, biglang dumilat ang mata at nabuhay. Nagplano yung KMGS ni Jessica Soho na i-interview ako. Mm. Nag-reply si Bishop, pray before the interview. So therefore, nagbigay siya ng pahintulot. At sa mga nagsubaybay sa atin, lahat ng mga sacramentals ay epektibong epektibo sa buhay natin, provided na meron tayo nitong tatlo. So in the name of our Son, the Holy Spirit, amen. Let's pray the St. Michael prayer. St. Michael, the Archangel, defend us in our hour of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. And you, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast Satan into hell. And with him, all the evil spirit who wander through the world, seeking the ruin of souls. Amen. Amen. Mama Mary, pray for us. Saint Joseph, our demons, pray for us. Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, pray for us. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of our Son, the Holy Spirit. Amen. Brother Wendell Talibong, ayan, palakpakan. Thank you so much, bro, for this interview. Hello, kumusta sa inyo, bro, Adrian, at sa lahat ng mga taga subaybay sa napakagandang channel. Gusto rin pala kitang batiin, bro, dahil meron ka nang diyang silver play button, di ba? Oo nga. Oo. So for reaching 100,000 subscribers sa yung YouTube channel and very deserved, sobrang blessed din. Oo. Brother, sa ating mga viewers na siguro first time ka lang nakita, sino nga ba si Brother Wendell Talibong? Pwede ko bang mag-share sa ating mga manonood? Ah, okay. So isang simpleng Katoliko lamang, no? At although pinili nila ako sa CFD National Catholic Faith Defenders as CFD National Vice President for External Affairs at chairman sa debating team sa National CFD. And then ang aming team din dito sa Osamis, sa Archdiocese of Osamis Office of Exorcism, merong tatlong appointed exorcist at ako'y isang case officer. Ibig sabihin, taga-interview sa mga kaso, maghanda at magbigay assignment. At kami din ay kabahagi. Yung exorcist namin, Chief Exorcist Father Victor, at kami na mga lay, kabahagi sa lay group ng Philippine Association of Catholic Exorcist, collaborator na kami dyan. Wow. Pero ikaw talaga yung nag-umpisa bilang catechist na simbahan? Paano nagisimula yung journey? Pag isang magaling na debater. Nag-umpisa ako sa volunteer college pa lang, volunteer na catechista sa mga sa paaralan. At di talaga maiwasan na ang daming mga tanong tungkol sa pananampalataya ng simbahan Katoliko, lalo na sa mga estudyante, mga bata pa. Pero magaling magtanong, no? Dahil yun, na-train sila sa kanilang mga magulang kasi. At dapat masagot natin yung tanong. Ano yun yung protestante, yung mga nagtatanong? Mga protestante. Hindi lang yung mga protestante, kahit na mga Katoliko. Daming mga katanungan. No? At kaya nga, nagsikap na mag-attend ng seminar sa apologetics hanggang nakatapos sa formation. At doon, ang konting nalalaman, pinag-share din sa ating mga kapatid na nagtatanong. Paano ka na pasok sa mga debate? Ano yun? Nung mga panahon na yun, talaga nakipag-dialogue ka na sa iba't ibang denomination nung mga panahon na yun? Una, nagiging empleyado ako sa isang radio station. Nakita ko yan. Dito sa Osamis City.
bago ako nalipat sa Catholic Registration. So, yung isang private registration, malakas ang programa kasi doon dahil lahat ng mga pastor ay pumunta sa isang episode kung saan magtatalakay ng mga paksa tungkol sa pananampalataya. Yun, may question and answer. At doon nagsimula. No, nagsimula. Daming mga pastor na magtatanong, question and answer, hanggang na lipat ako sa Catholic Registration dito sa aming diocese. Doon, ang programang yan, dinala ko sa Catholic Registration. Parang Veritas version dito? Yes. Or connected silang dalawa? Connected din sila sa Catholic Media Network. Okay. Kasi may napanood ako sa iyo yung debate mo, batang-bata ka pa noon sa Muslim, yung ba yung unang mong debate noon na grand debate? Or yung debate sa Muslim kay Ostens Barcelona. Hindi lang yun. Meron pang debate ko sa Iglesia ni Cristo na naganap dito sa Samis. Meron pang debate ko sa Iglesia ni Cristo na naganap doon sa Bohol. At meron pang ibang mga pastor na sa iba't ibang sekta at mga iba pang ustads. So, bali, yung sa Muslim, yun ang pinakamagaling na debater nila talaga. Yung si Ustads Barcelon. So, sa lahat ng mga yung grand debate na na-experience, bro, sa tingin mo, kanino ka mga pinaka na challenge talaga? Talagang... Sa totoo, kay Ustads Barcelon. Dahil... pinanood ko kasi yung mga debate niya. Yung mga nakaharap niya ay mga doctor of theology sa ibang sekta. Wow. Pero talagang napahiya talaga sa pagharap ni Ustads Barcelon. Kaya ginawa ko bago yung debate, mga month, mga isang buwan bago ang debate. Grabe talaga. Fasting, prayer, sa harap ng Adoration Chapel. Dahil, yun talaga hinihingi ko. Sana, Lord, gabayan mo ako. Baka mapahiya ang simbahan. Kung mapahiya ako, siguradong mapahiya ang simbahan. So, pero bro, debate, yung area, iniikot ko talaga yon sa rosary. Nagro-rosary ako. Iniikot ko yon. At ang area ay nag-prayer of deliverance ako. At isa sa mga ituring nating successful dahil yung isa na assistant ni Ustads Barcelon ay ngayon katoliko na. Wow. Amen. Dating Muslim din yan. Yun. Kasama niya. Yung makita mo sa video na nang tinanong ako ni Ustads Barcelon saan mabasa sa Biblia, ang salitang Biblia, at nang binuksan ko ang Biblia, yun, nanood din. Yun, katoliko na ngayon. Kasama na natin. Wow. Nasa punto-por-punto na rin. Minsan, papasok siya. Pag pinapanood ko yung mga debate mo, bro, parang napaka-spontaneous mo. Ano ba, may point ba sa... Ano yung nararamdaman mo pag nandun ka na sa mismong... kasi di ba minsan pag ganyan, may times sa parang magiging emotional tayo or parang nagiging personal, may mga gano'n ba instances sa pangyayari pag umaharap ka sa ganyan? Ang public debate kasi is an art, no? Kaya para din itong boxing. Okay. Dapat pinag-aralan ang estilo sa mga tanong sa kaharap. Dahil madami ng mga debate yung mga kaharap ko, pinanood ko muna kung ano ang posible na mga tanong na lalabas. May tanong sa'yo. Okay. At pinaghandaan ko ng iba't ibang version dahil di naman tayo sola scriptura, pero sila dapat kailangan mabasa. Pinaghandaan ng iba't ibang version ng Biblia na mabasa yung hinahanap nila. Okay. Paghahandaan mo talaga parang ilaban ni Manny Pacquiao, no? Halimbawa yung
yung mga tanong na nakabutata talaga sa ibang mga doctor of theology, no? Oh. Yung sasabihin ni Ostens Marcelo, maniwala ba kayo sa Biblia sa nakasulat sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 17, sino mang iinom ng lason ay hindi malalason? Oo. Oh, oh. Kung tunay na salita ng Diyos ang Biblia, may dala akong lason. Ipakita mo sa publiko na inumin mo ito at hindi ka malalason. Yayakap ako sa pagiging Kristiyano. Yon, daming nabutatan yan. So, paano siya sagutin? Ah, sa deliberation ko, winasa ko na. Sabi ko, alam ko na may dalang lason itong si Ustads. Ah, talaga? Itanong, literal, meron? Meron talaga. Magdala talaga siya ng lason. Alam ko may dala siyang lason. Ilabas niya yan mamamaya. Oh, di na niya nalabas. Ah, so inunahan mo na siya. So, inunahan ko na. Sa ating mga viewers na nanonood ngayon na gustong tularan yung ginagawa mo bilang isang nakikipag-debate sa iba't ibang sekta, ano ba dapat ang proseso niyan? Una, dapat mag-attend talaga sa formation ng CFD. At hindi lang yan na meron kang nalalaman, para sa akin, kailangan talaga yung prayer, fasting, dahil isang digma ang spiritual din ito. No. At yung nangyari sa debate namin ni Ustads Barcelon, kahit paulit-ulitin yun sa aking isipan, masasabi ko, hindi talaga yan sa pamamagitan ng aking effort. Para sa akin, malaking tulong talaga ang gabay ng Espiritu Santo. Imagine, yung assistant niya, si Ustads Dawood, ay nagiging Katoliko na ngayon. Meron ba siyang parang testimony na na-share na? Oo, meron. Pwede mo siyang ma-interview din. No? Ah, oh. Maganda yan. Dahil samusaring ng mga atake sa kanya at mga pagbabala na putulan siyang ulo. Oh, gusto ko rin malaman yan. May ganun ba talaga doktrina sa Muslim na... May doktrina sila na pag aalis ka sa pananampalataya, yun, delikado na talaga. Kaya yung isang ustads na nawagan sa mga kaanim ng MILF na ipahanap itong si Ustads Dawood na yumakap sa simbahang Katoliko. Pero ano masasabi mo ngayon sa nangyari sa Israel and Palestine? Yung kasama ba to sa, it's about, ano bang alitan ito? Religion ba or politics? Ano bang tingin mo dyan? Yes, including religion. Dahil yung Hamas ay grabe talaga yan sa kanilang pananampalataya. Islam sila? Naniniwala sila yes, sa Islam? Yes, Islam sila. Diba pag Islam, parang napaka-disiplinado ng mga yan? May mga grabe ding radical na grupo, lalo na sa Hamas, na pag di ka yayakap, dahil nasa Quran din yan, at delikadong mamamatay ka. So parang ang nangyari din sa kanila, biblical, yung nangyari nung kay Isaac at Ishmael? Yun ang claim nila na ang Islam ay may kaugnayan kay Ismael. May mga taong gustong, yun nga, pumasok sa pagiging defender. Tingin mo ba mag-agree ka na importante talaga mas maunang ihubog ang character at values? Yes. Bago yung nalalaman. Tama. Dahil baka lumaki na ang ulo, lumiit yung puso. Yun ang delikado. Ikaw ba dumating ka sa point na nung nag-umpisa kami, ganito ba ang point na parang papangunahan ka ng ego mo nung mga panahon na yun? Sa mga debate ko so, talaga, yun lang talaga ang hiling ko. Na sana magabayan ako. Di mapahiya ako dahil mapahiya talaga ang simbahan. At sana, yun lang, may makonvert. Sa mga debate ko, Bro Adrian, lalo na sa pagsimula,
ang sasabihin ko sa isip ko, ito na talaga, gabayan mo ako, Panginoon. Hmm. Gawin ko ang lahat para sa iglesia. Yun lang. Hmm. At doon sa lahat ng yun, ano tingin mo pinaka-significant na hindi mo makalimutan? Yung mga, yung debate namin ng Iglesia ni Cristo na napakaraming tao, grabe talaga. At grabe ang sigawan nila. At gusto nilang mawala ako dahil yung ibang mga ministro na kasuot ng barong, yung ibang mga ministro na nakasuot ng Amerikana sa harap ko, na ganyan-ganyan lang sila. Yung iba na ganyan-ganyan para mawala lang ako. Para mawala lang ako. Pero focus lang ako sa talaga yan. Ang resulta, may ilang mga iglesia din na barangay captain pa yon na yumakap sa simbahang Katoliko, at hindi lang Iglesia ni Cristo nakaanib. Meron pang mga Baptist, Seventh-day Adventist na nanonood. Pilipinista. Sabi ko, dami pala ang maliwanagan kong sa debate na ito. Eh, hindi lang sa kanila, kundi sa ibang sikta rin. At yung iba na yumakap, lalo na sa Baptist, sa Seventh-day Adventist, nagiging CFD pa. Wow, ang galing, no? I mean, syempre, parang iba-iba yung doctrine nila, iba-iba yung paniniwala nila. Pero the fact na nanonood lang sila doon, tapos hindi pa nila kaanib yung kalaban mo, nakoconvince sila, no? Pero so, yun talaga ang masasabi natin. Di yan pwedeng mangyari sa pamamagitan lang ng effort natin. Yes. Works of the Holy Spirit. Yes. Hmm. Kaya so may... di talaga pwedeng angkinin natin. Angkinin ko ang hindi akin. Ginawa ko lang kung ano ang dapat kong gawin sa debate. Pero may times, bro, na kinakabahan ka. May ganyan bang pangyayari? Oh, yes. Meron talaga. Isa na, pag mapahiya ako, pag di ko masagot yung tanong nila, sigurado talaga na mapahiya ang simbahan. Lalo na yung, buti na lang, yung mga unang debate ko sa Iglesia ni Cristo, wala pa ako mga aklat Katoliko na ginagamit nila. At daming mga aklat nila, pero nasa kasunduan namin na bawat aklat na gagamitin ay kailangan kong tingnan at susuriin. So, magaling silang magputol-putol. Halimbawa, tinanong ako ng isang ministro. Tinanong ako sa kanya. Tinanong niya ako, sabi mo na ang Iglesia Katolika ay holy, banal. Batay sa aklat ninyo ng Katoliko na ang may akda ay si Cardinal James Gibbons sa pahina 30. Ito ang mabasa. Nalulungkot akong ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapopona nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na maraming marami sa kanila ang nabubuhay na di ayon sa ipinag-uotos ng kanilang iglesia, kundi sanhi ng kalungkot-lungkot na iskandalo. So, tanong, sabi ng inyong kardinal na bulok na ang moralidad ng Katoliko. Nang sinabi niya na bulok na ang moralidad ng Katoliko, ang Katoliko ba'y santa o ang Katoliko'y impakta? Yun, ang tanong niya. Kaya hiniram ko ang naturang aklat at salamat sa Diyos na nabasa ko yung karugtong talaga. Sabi sa nakasulat sa naturang aklat, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia. Sapagkat sa ating pananampalataya ay sinabi natin ng ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Pinutol mo. Bookings niya. Yung binasa niya na nagiging bulok ang moralidad, bakit? Dahil sila'y Katoliko. Dahil hindi sila sumusunod sa aral ng Katoliko. Sa mga debate na yan, bro, ano ang pinaka number one goal ba ng yung dalawang naglalaban? Kung sa... magiging outcome, conclusion, ganyan. Dapat talaga marami silang mahikayat pagkatapos ng debate. Maraming ma-convert, lalo na galing sa Katoliko.
pagkatapos sa debate. So, yun ang isa sa mga... At delikado talaga na mapahiya kung di ka talaga mag-aral sa kanilang mga pang-knockout, lalo na sa INC. May tanong yung isang ministro, si Rizalito Ocampo na ministro noon, Mr. Talibong, ito ay very elementary question, ngunit pang-knockout. Oh, see? Gusto talaga in-knockout ka. A very elementary question, ngunit pang-knockout. Ito ang tanong ko. Sa Roma 16:16, ano ang nakasulat? Iglesia de Cristo o Katoliko? Yun. Oh, grabe, word by word yan. Yun. Kung di mo yan malusutan, delikadong knockout ka talaga. Kaya sinagot ko siya. Ang nakasulat sa Roma 16:16 ay tungkol sa tunay na iglesia. Yes, at ang correct. Tunay na iglesia ay pinatunayan kahit sa Pasugo Magazine ninyo na nakasulat. Even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Yon ang Roma 16:16, pinatunayan sa Pasugo Magazine ninyo. Yon na nahirapan na siya sa follow-up niya. Grabe, no? Pero yun nga mahalaga, no? Dapat alamin yung context ng verse na yun, hindi lang parang literal na nakasulat lang dun, no? At tayo namang Katoliko, ang tunay na Iglesia ni Cristo, dahil sa Catechism of the Catholic Church natin, 811, we are the true Church of Christ. In which in our creed, we profess the one holy Catholic Apostolic Roman Church. Tama. And bro, 'di ba? Kasi may naririnig ako pag sa mga debate naman 'yan. May mga criticism na sinasabi, parang hindi dapat daw pinagtatalunan ang religion. Parang wala naman daw na nanalo diyan. Well, 'yun ang kanilang opinion. Pero tandaan natin, 'yung kasing debate ay tinatawag 'yan sa ating may subject sa seminaryo noon, apologetics 'yan. At subject hanggang, sa seminary noon. Apologetics, yes. Nakausap ko yung emeritus namin na obispo noon, si Archbishop Jesus Dusado noon, sabi niya, part yan sa seminaryo nila. At it lilista pa niya, isulat pa umano niya sa pintuan yung mga versikulo, kapitulo, mga talata sa Biblia noon, sa seminaryan pa siya. At sa ating aklat na tinatawag na Plenary Council of the Philippines. Nakasulat yan sa Plenary Council of the Philippines, page 81, paragraph 222. Nakasulat yan. Lay people have we must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest must encourage and support the training of the lay Catholic faith defenders. So, bawal makipagdebate kung ang debate ay walang kabuluhan at magresulta ng away lang. Pero kung ang debate ay for educational purpose, marami ng mga pagkakataon na sa debate ay nakahikayat mismo kahit pa sa kasama nila. Amen. And tingin mo bro, sa bakit napakalaga ng apologetics sa bawat Katoliko ngayon? Sa panahon ngayon? Sinabi yan sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines. Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 81. Anong sabi? Apologetics has been always part of the pastoral and theological tradition of the Church. So, parang, yan ang sabi. Parang exorcism, ganun. Yes. Apologetics has been always part of the theological part talaga yan. At ano ang sinabi sa canon law natin? Canon 229. Lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Di po ba? Kung siraan ang iyong pagkatao, sa pagkatao lang natin, kailangan idipinsa natin sa mga naninira, yun pa kayang simbahan natin na grabe ang kanilang paninira,
nagkaisa, nagkatulungan na sila sa pag at ang kasinungalingan pag palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Totoo, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, speaking of that, bro, sa mga Katoliko nanonood ngayon na medyo mababaw sa kanila, ano mga pananampalataya nila? Ano mga ma-advise mo sa kanila, mare-recommend sa kanila? Una, yung sabi ni San Agustin, Credi ot intelligas. Oh. Fides quarens intellectum. Ibig sabihin, faith seeking understanding. So, ang karamihan sa atin, nakasulat yan sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines na marami sa mga Catholic are sacramentalized but not catechized. Correct. Mm-mm. So, kaya, bakit? Dahil kadalasan kasi pag mag-invite yung ibang mga parokya sa akin ng seminar, magsagawa ako ng evaluation sa lahat ng mga nag-attend. Halimbawa, punong-puno ang parokya. Mag-evaluation ako sa mga nag-attend. Sino sa inyo dito na nag-rosary together with the family? Alam mo, ang liit lang. Minsan, may lima lang. O malaki na yung sampo sa dami nila. Sa dami nila. Sa iba't ibang parokya. At follow-up question, sino sa inyo na may pagkakataon na may question and answer sa pananampalatayang Katoliko? Yun ang mahirap hanapin. Kaya dapat sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ibalik natin ang pagiging simbahan, domestic church, sa loob ng pamilya. Yun. Amen. Ang prayer together with the family. Correct. Ayon kay St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family, is very effective because it is an army attacking to the demons. Naalala ko nun, sino ba yung nag-rosary crusade nun? Yung kilalang-kilala na pare. I forgot the name eh. Pero nakagather siya ng million eh. Nakaka-gather siya ng ganun. No, so parang sarap balikan nung mga panahon na yun na yung mga tao talaga ay merong devotion ngayon sa rosaryo. Pero ngayon parang bibihira. 'Di ba? Oh, at bihira na din ang pamilya na nagkatikismo sa kanilang mga miyembro. Kasi paano yung magulang parang hindi rin na-catechize. Tama, no? Tingin mo, bro, ano ba yung tingin mo common na question or katanungan na nare-receive mo sa mga madala sa viewers or sa mga taong na nakakasalamuha mo? Very common talaga na question sa ibang pananampalataya. Una, bakit kayong, dahil sila na rehistro sa Securities and Exchange Commission. Yes, parang business. Bakit kayong mga Katoliko hindi kayo nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? Ano'y tinatanong yan? Ayun, illegal kayo. Kahit born again, iba pa, ginagamit nila yan. Anong sagot doon? No. Sa mga hindi nakakalam? Nasa aklat yan ng Partnership and Private Corporation written by Hector de Leon, page 567. The Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Yes. Dahil kung magparehistro ka ng sekta o religion, noon pa man, sa panahon pa ng mga Kastila, nakasulat yan sa Articles de Incorporation, Articles of the Incorporation, Parapol 4, Paragraph 4, Quelos fundadores de esta asociación son. Ibig sabihin that the founders of this organization are at lalagda yung founder. Sa Katoliko, sino mang founder ang kanilang palagda na matagal na ang ating Panginoong Jesucristo umakyat sa langit. Correct. So, at yung mga tanong din tungkol sa sacred images. Rebulto. Ano yung pinakasimpleng pwede mong masagot sa ating mga nakikinig ngayon tungkol sa rebulto, bro? Well, kung tingnan natin ang Harper's Bible Dictionary, idols,
ang nakasulat diyan na idol is any not all religious images are idols. Also, not all religious images are idols. Nasa Harper's Bible Dictionary yan. Pero kung tingnan natin sa Biblia, tama ang binanggit sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 na ginagamit nila na bawal ang mga imahe ng Diyos-Diyosan. Ang ipinagbabawal, idol, na ayon sa Webster Dictionary, idol is any form of false god. No? So, pero lahat ba ng mga imahe ay Diyos-Diyosan? Hindi. Dahil ang Diyos na nagbabawal ay siya din ang Diyos na nag-utos. Exodo 25:19-22. Nag-utos siya na gagawa ng mga imahen ng mga kerubin na ginto. So hindi pala lahat. At kung tingnan natin ang Ikalawang Hari Kapitulo 23 versikulo 15 hanggang 18, inutos ng Diyos si propeta Diyos niya, wasakin, sunugin yung lahat ng mga imahe ng Diyos-Diyosan, winasak, sinunog. Pero merong hindi sinunog at winasak yung monumento ng propeta. So, therefore, hindi lahat ng mga imahen ay Diyos-Diyosan. Yes. Ah, ako mismo na witness ko yan nung nakapunta ako sa Turkey na sakop yan ng Ottoman Empire. Especially yung ano, yung pangalan, si... Yung Basilica. Pangalan na, Hagia Sophia. Oo, oh, na Basilica. Diba kinumbert nila yun na... Moske. Nung pagpasok ko dun, makikita mo, nandun pa rin image ni Mama Mary. Hindi nila sinira. Ikaw, bro, yung palagi sinasabi to, yung speaking of Mama Mary, na parang mas pinapahalagang pa natin si Mama Mary kaysa kay Jesus. Ano masasabi mo dun? Oy, yes, una, kung gamitin natin ang King James Version na ang Tagalog ay ang Biblia na salin, napakalinaw po ang mabasa sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 1 na ang nagmamahal sa anak ay nagmamahal sa nanganak. Oo. Amen. So paano nila nasasabing minamahal ko si Jesus pero di ko matanggap ang mama niya? Sa huling salita ng ating Pinesu Kristo sa cross, hinabili niya ang kanyang ina na magiging ina sa mga sumasampalataya. At si San Juan ang nagrepresentar niyan doon sa cross. Juan Kapitulo 19, versikulo 26, babae ang iyong anak ang iyong ina. Ang interpretasyon ng ibang sikta, dapat siyang galangin dahil tinatawag siyang babae. Bakit tinatawag niyong Mama Mary? Babae ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Well, Bible must be interpreted according to the context in which context. Tama. No. Dalawang bisis lang ang ating Panginoong Hesukristo tumawag kay Santa Maria na babae. Una, sa kasal sa Kana. Sa Juan Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 6. Ikalawa, doon sa cross, Juan Kapitulo 19, versikulo 26. Bakit siya tinawag na babae? Dahil ang salitang babae ay titulo ni Santa Maria na tinutukoy sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15 na babae na babasag sa ulo ng ahas. At kung pansinin natin ang Revelation, malaki na, dragon na yan. Sa Old Testament, ahas pa lang, maliit yon, ahas. Sa New Testament, nagiging dragon. Bakit? Ang dami ng mga allergic ng Mahal na Birhen Maria ngayon. Pero di ba woman is high, pag tinawag na woman pa noon is highest form of respect in it. Sa mga Judaism. Oo. And ito rin bro, sa mga katapos lang November 1 and 2, ito madalas, sinasabi ng mga ibang tao dyan, wala namang purgatorio, wala naman sa Bible yan. Ano masasabi mo dun? Well, yun ang maling akala nila na walang purgatorio, wala sa Bible. Halimbawa, ang sabi ng ating Panginoon Hesukristo sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 49, na ang bawat tao ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy. Ngayon, ano sa palagay nila yung apoy na lilinis? Yun po ba'y imperno? Hindi.
Dahil ang emperno ay eternal damnation yan. Merong lilinis pala at apo yon. At tinawag din yan ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 5, versikulo 26 na ikukulong kayo doon hanggat mabayaran ninyo ang huling bahagi ninyong utang. Ngayon, ang tanong, kulungan lang ba ang binanggit sa Biblia? Kulungan lang ba ng mga buhay? Kung tingnan natin ang unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18-19, may mga espiritong nakukulong na pinuntahan ng ating Panginoong Hesukristo. Yes. Mabasa natin. Ano po ba yung mga espiritong nakukulong kung tingnan natin ang Spanish Bible? Sa Spanish Bible, ang nakasulat, A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca el patrón se enciende. El por carcel, el purgatorio. Ano daw ang kulungan? Purgatorio. Ngayon, kung tutulan nila na hindi yan purgatorio, sa kanilang pananampalataya, langit lang at impyerno. Dahil langit lang at impyerno, walang purgatorio, itong kulungan ng mga espiritu, anong tawag diyan? Yun ang problema nila. Kung langit lang at impyerno. At sinabi sa Pinadayag 21-27, Revelation chapter 21-27, walang sino mang makapasok sa kaharian ng langit kahit may kunting kasalanan. Yun. So kung walang purgatorio, ay delikado. Barbecue tayo. Correct, lahat tayo sa impyerno. So, hindi ilig sabihin, bro, na kung walang nababasa sa Bible ay hindi totoo. Yes. Remember that even the word Bible in King James Version does not found in the Bible itself. The word Bible, does not found in the Bible itself. Correct. Even their five solas. Wala. It sings sa mga Protestant. Wala yan. Sola Scriptura, Sola Christi, Sola Gracia. Wala naman yan sa Bible. And speaking of Bible, bro, sa ating mga Katoliko ngayon, ano yung marerecommend mo sa na dapat nilang basahin na version ng Bible? Kasi maraming version ng Bible eh. Pwede kayo sa... Basta, hanapin yun lang yung merong imprimatur at Nihil Obstat na Bible. At... Pwede yun na yung gamitin ang Christian Community Bible dahil may footnote yun. O kaya New American Bible. No? So, o kaya Douay Rheims Bible. No? Mga Katolikong Katoliko yan. Yan. And bro, mapunta naman tayo sa ito yung gustong-gusto ko to, yung story mo na to. No, yung naging karanasan mo noon pa yung sa motor cycle accident, paano ito naka-apekto sa iyong pananampalataya at sa iyong buhay at sa iyong pamilya? Una, yung aksidente namin dahil nangyari yun, wala pang appointed exorcist ang aming diocese, nangyari yun, siguradong sa aking tinatawag na retaliation. Retaliation. Retaliation o pwede ring baptism of fire sa ministry dahil din arrival kasi sa hospital sa emergency yung anak ko. Pero isang milagro lang muli siyang nabuhay. At sabi ng doktor, C2 complete fracture at lifetime paralyzed, lifetime ventilator. Isa sa mga di ko makalimutan yung karanasan na habang inilipat na nila ako sa kumbiento ng mga madre sa Mercy diyan sa Ligan, nagro-rosary ako. Pagkatapos yun na may nakita ko mahal na Birhen Maria. Hindi ko yun pinaniniwalaan na Birhen Maria, pero narinig ko na huwag kang mag-aalala, gagaling si John Paul. So, di ko talaga yan pinaniniwalaan. Una, pwede naman na ang demonyo maggawa ng ganyan. Pero, kinabukasan, walang nangyari na operasyon dahil sabi ng doktor, muling yung na-dislocate na buto
ay muling naibalik kahit wow. walang operasyon. Amen. So, yun ang disgrasya na mas lalong nagpapatibay sa aking pananampalataya na we are not alone in this spiritual warfare. Ano ba nangyari nung panahon na yun, bro? Yung bigyan mo kami ng background yung before nangyari accident. Ano ba ang ginawa mo nun? Ang team namin sa cathedral, dahil wala pang exorcist noon, nilapitan ko na ang aming arsobispo, bishop. Ang dami na talagang lumapit sa amin. Dahil yung mga tao, pag alam nila na may kalapitan, yun na. No? Dinadala sa cathedral, at yung administrator sa cathedral noon, Father Marvin, alam niya na ang dami ng mga lumapit, nagdala, nagsisigaw yung iba. So, binigyan niya kami ng office, binigyan niya kami ng room. Doon dalhin, magsagawa ng deliverance. So, nag-deliverance kami, kinabukasan, may schedule kami na maliligo doon sa Iligan City. So, doon, pagkarating namin sa Iligan City, tinawagan ako ng anak na si Mami muling nasaniban. Oo. Alam niya na tumawag ako sa iyo. Sabi niya, huwag kayong tatawag ni Wendell. Sabi ko nga, dalhin niyo sa pare ninyo o kaya sa Madrid, yung Mother Superior na nag-deliverance. Dahil nandito pa kami sa Iligan, pero pag-uwi namin, pupunta kami dyan. Yun na, pag-uwi namin, naputol yung lobby, doon tumama sa motor ko. So, natapon kami. Nobe, yung puno. Yung puno, oh. Puno ng niyog. Niyog, oh. Oh. Yung napakataas na bahagi sa puno ng niyog, yun ang naputol. Wow. At doon tumama sa ligid ng aking motor. Kaya natapon kami. Ngayon sa mga tao na nagsalaysay, kitang-kita umano nila na habang nagmumotor kami, may malakas na hanging sumusunod sa amin. Wow. Grabe. Hindi mo napansin yung panahon na yun? Hindi. Sayang kung may CCTV nung... Wala rin CCTV nung sa lugar na yun. Oo, wala din. Ano naramdaman mo nun nung nangyari yung panahon? Wala na akong malay. Wala na akong malay. Nagkamalay ako pagka gabi na sa hospital. So parang one snap nakita, pero naramdaman mo tumalsik ka, may ganung ano. Parang ganyan. Paulit-ulit kong pinagsikapang maibalik yung mga pangyayari, pero na-erase talaga kasi nagkaroon ka ng ano ng amnesia, di ba? Na-erase talaga. Di ko maibalik yung mga pangyayari na yon. Oo, kasi nabangkit ni Doc Diching na nagkaroon ka ng amnesia nung pagkagising mo daw, parang di mo alam. So, eto sa pangyayari sa buhay mo, ano tingin mo naging mensahe sa ni Lord yung naging crisis na yan sa buhay mo, bro? Una, sa pag-involve ko sa deliverance ministry na patunayan namin, kami ni Dr. Diching, tunay ang demonyo. Kung tunay ang demonyo, tunay ang impyerno. Kaya ang mensaheng dalang-dala ko, mas mabuti pang mamatay na gumagawa sa gawain ng Diyos kaysa mamatay tayo na nasa kasalanan. Amen. Pero yung after na pangyari yan, bro, buti hindi siya nakahadlang sa'yo na parang tumuloy sa spiritual warfare yung pagiging deliverance minister mo. Hindi ka ba parang ayoko na nito kasi naapektuhan yung family ko. May ganun ba? May mga sugat pa ako dito. May sa noo. Nang tinawagan ako sa katedral na mayroong naposis na naman umano, dinala sa katedral. Wala pang appointed exorcist. So may mga sugat pa ako. So nasa Iligan ako. Kailangan akong mag-travel Iligan to Osamis. So tinawagan ko si Dr. Dino. May dinalang posis. Ang akala ko, tatlo lang ang narinig ko. Tatlo. Sabi ni
sabi ni Dr. Dino, yun talaga, Dr. Liching, sabi niya, bago lang nangyari, malapit ka nang namatay. Pagkatapos, haharap ka na rin sa poses. Iyon ang sinabi ko. Di po ba mas magandang mamatay tayo na gumagawa sa gawain ng Diyos kaysa mamatay tayo sa kasalanan? Kaya sumama siya sa akin. At doon talaga nakita niya, pagdating namin sa katedral, hindi pala tatlo. Mga 16. Wow. Oh, na mga estudyante. Parang histeria. At yung nasa kasakitan ka, nasa may mga sugat ka, and doon ko nakita, napaka-epektibo pala ang prayer. Dahil sa isang prayer, sabay-sabay silang parang nag-react and then bumalik sa normal. No? So, hanggang umabot sa punto, dahil nilapitan ko si Bishop na kung maaari, magturo siya ng appointed exorcist. Sabi ni Bishop, sige, magturo ako ng appointed exorcist na pare, pero ikaw ang maghanap kung sino ang tatanggap. Yan naman ang problema. Dahil yung mga nilapitan ko ay natatakot. Kaya ilang buwan talaga akong na dumadapa sa Blessed Sacrament Adoration Chapel na sana may paring tatanggap hanggang may tumanggap na. Si Father, iba pa si Father Darwin, di ba? Sa Diocese of Tagbilaran siya. Siya nag-volunteer talaga, di ba? Si Father Darwin kasi, may isang linggo siya na vacation. Isang linggo siyang vacation. Sabi niya, Bro Wendell, diyan ako sa Osamis mag-vacation. Isang linggo may vacation ako. O sige, dito ka. Para makasaksi ka sa Ministry of Liberation. So, yon pagdating niya, doon, sinalubong agad. Doon pa sa katedral, no? Meron talagang isang posis na babae. At kahit hindi niya alam na pari si Father Darwin, lumapit siya kay Father Darwin at sinabi, bakit takot ako sa iyo? Sinabi ni Father Darwin, bro, sinabi ng babae, takot umano siya sa akin. Sabi ko, natural. Ordained minister ka, Father. Ordained minister ka. Nakita ni Father yung deliverance. Sa deliverance lang, hanggang kinagabihan, mayroon pang iba, kakain na sana kami, tinawagan kami sa isang parokya dahil may dinadala din. At doon, nakita talaga ni Father yung lumulutang na. Lumulutang. Oo. Wow. At doon siya, doon niya sinabi, parang na-deceive yata tayo, no? Dahil hindi talaga ito tinuturo sa seminary. Yun ang sabi ni Father Darwin. Nang nakita niya, totoo pala talaga ito, bro, no? Yes, Father, tunay talaga ito. Dahil ang ministry ng ating Panginoon Jesus Cristo ay exorcism, healing. And preaching. Yun ang dahilan kung bakit ang mga tao ay dinumog ang ating Panginoon Jesus Cristo. Magpatuloy yan sa kaniyang katawan na iglesia. Ang problema, marami nang hindi naniniwala. Pero paano ka nagsimula sa deliverance ministry, bro? Aywan ko kung ito po ba'y calling o by accident. Para sa akin, by accident lang yon. Dahil huli week yun, nagbigay ako ng seminar, lecture about spiritual warfare. Pagkatapos, may CFD ka na rin noon nung mapapanood. CFD na. About spiritual warfare. Dahil kailangan talagang ituro natin, lalo na yung mga superstitious beliefs. Yun ang karamihan kasi na kahit katolikong katoliko, merong mga iba't ibang mga superstitious beliefs. Meron. Yung syncretism. Grabe talaga. Sobra yan. At ang hirap yan, yung nakita ko yung interview ninyo ni kay Father na yung exorcist, no? Jeff. Na Father Jeff, ang hirap dahil walang mangungumpisal tungkol diyan. Correct. Ang akala nila,
hindi yan kasalanan. Mm. Oh, yun. Kaya bilang CFD, yun talaga, paulit-ulit namin, no? Na yung pananampalataya natin, hindi dapat natin haluan ng mga superstitious beliefs, then yun ang mga pintuan. So, may naposis, nagkataon na yung mga pare namin, wala pang appointed exorcist, mga pare namin ay nagsagawa ng sabay-sabay na kumpisal sa katedral. Kaya, nakiusap yung sa katedral na kung maari, pwede bang puntahan namin. So, kami ni Tata Rosal, pinuntahan namin. Yun ang unang pagkakataon. So, bali, nag-prayer ako ng deliverance, prayer. Hanggang sumuka siya, doon na. Sa aking isipan, ito nang sinabi nila na lalabas. Sumuka at nakatulog. No? At nagiging normal. Kinagabihan, yung lahat na naghawak niya, yun na naman ang napusis. Yun naman ang dinala sa katedral. At mula noon, yun na. Para bang kumalat na may magsagawa nang sa katedral na yan. Dami nang dinadala. Yung iba may cancer. Oh, at sa isipan ko, ano ba ko? Albularyo na ngayon? Pero ito lang ang napansin ko sa simpleng prayer of deliverance dahil may dinalang cancer. No? Breast cancer. Nagsisigaw sa sakit talaga. Nagsisigaw siya sa sakit. Akala ko na possessed dahil grabe ang sigaw. Yung sakit pala sa kanyang cancer. Pero pag prayer namin ng deliverance prayer, biglang tumigil sa ang kanyang sakit. Wala nang sakit. Wala na siyang naramdaman. Ang sabi ng kanyang kasama, tatlong bisis na umano siya iinom ng gamot para lang sa sakit. No, pain reliever. Pero nakatulog siya tuloy-tuloy na hindi nag-inom ng gamot na pain reliever. So, sabi ko, grabe talaga ang epekto sa prayer. Deliverance. Wow. Oh? Kahit doktor, sabi niya, kahit doktor ha, imposible umano. At mayroon pang isang katekista, stage 4 cancer, breast cancer din. At sabi ng doktor, kailangan kang i-opera. Mamamatay ka talaga pag di ka mag-opera. So, pinakumpisal namin siya, lahat, general confession, and then prayer of deliverance. At uminom lang siya ng holy and exorcise oil. Ilang linggo, negative siya sa cancer. Amen. Kaya, nasabi, grabe talaga ang kilos ng Panginoon. Although we are not worthy, pero saksing-saksi kami sa mga imposible. So, dahil doon, in-embrace mo na yung ministry na yan. Talagang naging calling mo na siya, bro. Dapat ang exorcist ang manguhuna talaga. Hanggang may office na kami at na-assign ako bilang case officer. At si Father Darwin, nang kitang-kita niya talaga yung mga pangyayari at binigyan ko siya ng aklat ni Father si Kea. Yung itim. Yung itim. Ito. Binigyan ko siya. Kaya dami na nang nagsimula siya bilang deliverance minister, dami na. Alas 12 ng kalahating gabi, tumatawag sa akin dahil may mga kaso siya na dapat niyang i-share. Mga imposible talaga na merong bata na nag-iyak na ang kanyang mama dahil wala na talagang, parang wala ng buhay. Pero nang piniinom ng holy and exorcise oil, yun, biglang dumilat ang mata at nabuhay. Wow. Imposible talaga. So, yun ang dahilan kung hindi lang yan.
nang nagpunta ako sa kanilang father, sabi niya, merong dadalhin dito na babae, bro. Mm. Parang posi siguro yan. Mm. Sinamahan ng professor ni Father Darwin. Mm. Professor, dahil yung babaeng yon ay taga-suporta sa seminaryo. Mm. Yung professor ni Father Darwin ay hindi maniniwala noon. Pari at pari to. Oh, pari yun, pari yun. Hindi naman si Father Shano yan. hindi. Hindi. Pero sa kanilang diocese lang. Hindi maniniwala yun. Pero nang nakita niya at nasaksihan niya, kaya nagtaka ko abang nag-deliverance, may dala siyang pics na nakabinalota ng puti na tela at inilagay niya sa likurang bahagi ng babae at sumigaw ang babae, init. Kaya doon nagsimula na na-convince ang naturang pare. At ang naturang pare na na-convince, siya ay isa na sa mga exorcist sa naturang diocese. Wow, amen. Nakagulat lang bro, bakit tingin mo yung mga pare hindi naniniwala dyan? Oo nga, dahil siguro yung iba may background sa psychology. Ang aking anak kasi, yung na-disgrasya, si John Paul, major in psychology siya. Wow. Parang magbabanggaan talaga. Meron silang, kahit na yung umikot na ang ulo, meron silang sariling paliwanag. Yung lumutang, meron silang sariling paliwanag. Parang kay yung NBA mga makausap, makausap ng iba't ibang mga lingwahe, meron silang sariling paliwanag. Pero sabi ko, paano ninyo i-explain? Halimbawa, itong sacramental na ito, Benedictine ring, ordinaryong-ordinaryo na binibless according to the ritual, according to the intentions of the church. Bakit? Na kung iyo ay psychological lang, pag mahipo ito sa katawan, mag-react dahil mainit. Yun ang aversion of sacramentals. Yes. At patunay na hindi lang siya psychiatric problem. Ang faith and science naman, di ba, nagtutulungan naman yung dalawang yan, di ba? Oo. Pero mas mabuti talaga na kung merong kasamang may background sa psychology, dapat siya ay katoliko na rooted din sa pananampalataya. Yes. Sa naging experience mo bro, di ba, na napanood ko yun yung na-feature kayo ni Doc Diching sa KMJS. So, noong panahon na yun, buti pumayag ka na ma-document yung ginagawa nyo. Sa totoo lang, di ako pumayag talaga na ma-interview sa KMJS. Ang una talaga na interview nila dapat si Father Darwin. Okay. Pero si Father Darwin hindi pinahintulutan ni Bishop Oy na ma-interview. Kaya, pinorward nila sa akin. So, wala akong balak talaga yung sabi ng KMJS, interview lang. Akala ko interview. Pero wala akong balak talaga magpa-interview. So, pinaalam ko yung chief exorcist namin, Father Victor Sireno, Father, KMJS, mag-interview sa akin. Sabi niya na ipaalam mo muna kay Bishop. Di ko agad pinaalam kay Bishop dahil wala akong balak na magpa-interview. Kina umagahan, pagkahapon, yun na, sinubukan kong i-text si Bishop. Bishop, nagplano yung KMGS ni Jessica Soho na i-interview ako. Nag-reply si Bishop, pray before the interview. So, therefore, nagbigay siya ng pahintulot right before the interview. Kaya nga, pinorward ko sa KMJS, di pala interview lang. Yun na, parang may shooting pa. At nakiusap sila sa akin na maaari po ba yung mga ibang video ninyo na kukuha sila. Yun din ang sabi ko sa kanilang producer. Papayag ako, dapat di ipakita ang mukha. Total, talaga, blurred talaga. Ikalawa, dapat walang
audio na lalabas. Mm. Oh, walang audio lalabas. Mm. 'Yon ang condition sa akin. Bakit walang audio? Dahil old video namin 'yon. Ang old video namin gumagamit kasi ako ng imperative ko man. Hindi pa kami naka-attend yan sa USD. Formal. Formal training. Imperative ang ginagamit nyo. So, direct. Imperative ang ginagamit ko, yes. Exorcismos, yun. Oh. Imperative ko man. So, dapat supplicatory prayer. Yes, yes. Kaya yun ang sabi ko sa kanila na huwag niyong ipalabas yung audio. At totally di makita. Pero may lumabas mga bahagi. Mm-hmm. Oh, lumabas ang audio at may bahagi na klarong-klaro ang mukha ng kaya nagreklamo sa akin ang nanay ng biktima. Ang problema, yun na, lumabas na. Kaya patuloy silang mag ilang bisis na talaga. Ang dami, iba't ibang mga nag-communicate sa akin na maaari ba muli mag-interview na. So, yun, ang sabi ko, di napapayag si Bishop. Wow. Pero nung panahon, ano yung pinaka natutunan mo yung moment na yun, bro? Sa pangyari na yan sa KMJS. But kailangan ba talaga siya broadcast sa publiko, malaman, maging aware yung mga tao dito? Sabi ni, ayaw ko talaga sa simula magpa-interview, pero kinumbinsi ako ni Father Darwin. Sabi ni Father Darwin, gamitin mo yon na pagkakataon para mag-educate. Sabi ni Father Darwin, tandaan mo, marami ang nagbabayad para makakomersyal lang. At maraming hindi na maniniwala na real itong spiritual na digmaan. Kaya gamitin mo yan na pagkakataon. Ayun. Ginamit na pagkakataon talaga para ma-educate na we are in the field of spiritual war. Diba, speaking of mga sacramentals, so bakit mahalaga to na meron ang bawat Katolikong Pilipino na meron nan? Oh, ang sacramentals ay kasi gift wala ng yan simbahan. Gift ng simbahan para sa atin. Dapat bawat Katoliko meron diyan. At yung mga sacramentals na yan, halimbawa, holy water, iba din yung ritual sa holy and exorcised water. No? Holy and exorcised water. Exorcised oil. Exorcised salt. Yan. Mga exorcised medal. Exorcised cross. Benedictine cross. Dapat meron tayo. Dahil yun ang mga armas natin sa spiritual na digmaan. At sa mga nagsubaybay sa atin, lahat ng mga sacramentals ay epektibong epektibo sa buhay natin provided na meron tayo nitong tatlo. Ano yan? Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Yun. Proper faith, proper disposition of morality and state of grace. Pwede mo explain briefly ano yung tatlong yan? Proper faith, sana yung pananampalataya natin ay hindi natin nahaluan ng superstitious beliefs. Dahil ang akala ng karamihan, wala namang mawala. Kung mag-atang tayo sa mga apuntod, wala namang mawala kung magpausok tayo. Tama. Superstitious belief, malaki talaga ang mawala sa atin. Bakit? Tingnan nyo sa Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church, 2138. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Amen. It is manifested with idolatry and various forms of commandment yan. Definition and magic. Yes. So malaki na talagang mawala sa superstition. Ano ba ang ating pananampalataya? Malinaw yan sa 12 articles of Christian faith. I believe in God, the Father Almighty. Sapat na ang Diyos. Huwag niyo nang dagdagan ng superstitious beliefs. Kaya, proper faith. So, ibig sabihin, dapat
mag-aral tayo sa ating pananampalataya. Mm. Proper faith. Then, proper disposition of morality. Ano yung proper disposition of morality? Ikaw po ba ay kasal sa pare? O live-in? Patay, o kung kasal ka man, baka kasal ka lang sa civil. Civil. O dahilan sa civil, ay hindi pwede gagamit, na, hindi pwede tatanggap ng komunyon. O live-in. No? Hmm. So, o kaya, kung ikaw ay walang asawa, wala ka ba maka-experience ng premarital sex? O nanood ng pornography o masturbation? Yun. A proper disposition of morality. At kung ikaw may kasal, ikaw may kasal sa pare, hindi ba kayo gumagamit ng contraceptives? Wala pang pagkakataon sa inyong buhay na bilang mag-asawa na naranasan ninyo ang withdrawal. Oh, so kahit kasal kayo sa pare pero gumagamit kayo ng contraceptives, wala tayo sa proper disposition of morality. State of grace, ibig sabihin wala tayong mortal na kasalanan. At kung meron man tayong mortal na kasalanan, sana nagsagawa tayo ng act of contrition at pinagsisihan natin talaga lubos at ikinumpisal natin. Hindi lang basta ano, no, yung paggamit ng mga sakramentos, pero yung disposition ng buhay natin, kung paano natin pinamumuhay ang buhay. And yung mga sakramentos na yan, bro, kasi madalas ko natatanong yan, kung ay mga nagtatanong sa akin kung exorcist priest lang bang pwede mag-bless or pare na hindi exorcist. Kahit mga pare na hindi exorcist, pwede silang mag-bless. Gamit ang ritual ni Father Kabading o ritual ni Father Father Sikiya, no? Nandiyan. Dahil merong iba na nagpa-bless sila sa pare at ang ginagamit yung generic ritual of blessing. So na-bless ba? Yes, na-bless. But hindi siya na-bless according to the intentions of the church. Pero kung gagamitin na yung ritual na nasa kay Father Jose Francisco Sikiya o kaya kay Father Kabading, yun ang ginagamit ng pare, so therefore na-bless siya according to the intentions of the church. Ang problema ang problema lang, may mga pare na kahit sa pag-blessing, matakot na sila mag-bless. Bakit? Ewan ko. Kahit sa pag-blessing lang. Paano pa ganun? Maghanap talaga ng pare na papayag mag-bless. So dapat meron sila nung handbook na ito. Oo. Kaya so, dami ng mga pare na niregaluhan ko ng ganyan. At ibang mga pare niregaluhan ko ng aklat ni Father Winston Kabading din. Na ganito din itsura? Mas malaki yon, mas malaki. Napakalaki yon. Meron ba sa copy niyan? Wala. Sa Philippine Association of Catholic Exorcists lang yon. So, pwede rin sa laiko yon or hindi? Miembro, sa yung tinatawag na collaborator. Ako, nakabili ako ng mga aklat noon ni Father Kabading at iniregalo ko sa mga kaibigang pare. Ito, yung sa akin, ito kay Father, si Father Darwin pa nag-bless nito, ang tagal na nito eh. Wow. Yung isang galon na sa araw-araw, ginagamit ko talaga. Magamit talaga natin yan. And yun, ako mismo, naramdaman ko din yung sa buhay ko, yung especially kung nakakaramdaman may sakit ka or may basta naramdaman mo yung parang may nawawala or parang basta may epekto na hindi mo naiintindihan paano nangyari. So napakahalaga ng mga sacramentals na yan. Lalo na yung mga exercise oil, dami talagang mga kapatid natin na grabe, di mapaliwanag yung mga naramdaman nilang mga
kasakitan na biglang gumaling dahil sa paggamit sa holy and exorcise oil. Amen. Gusto ko nga palang i-promote ang ating magagandang merch sa Merchiful and sa Shopee. At I would like to thank Merchiful team for creating this beautiful Catholic merch. So itong suit ko ngayon, katulad nito, Team Maria, ayan, so kung nakikita nyo, isa to sa ating mga merch na binibenta sa ating merchandise. If you will buy this kind of merch, katulad nito, itong t-shirt na ito, itong Team Maria, ay matutulungan nyo ako na mas patuloy ko pang magawa itong mission work na ginagawa natin. Itong social media evangelization na ginagawa po natin. Dahil katulad po ng sinabi ko, lahat po ng ito ay may cost po ito. Your help in supporting me in this merch will help me to continue this mission more and more. At makapag-invite pa tayo ng marami pang mga Catholic guests para mas ma-improve pa natin itong ginagawa natin sa ating online evangelization. And also, thank you so much mga ka-faith sa inyong mga dasal sa ating ginagawang mission. At sa mga interested na mag-avail ng ating mga Catholic merch, okay, katulad nito, itong Team Maria, ilalagay ko yung link sa Merchiful Shop kung ikaw ay nasa abroad. Pwede ka rin kahit nasa Pilipinas, yeah, Merchiful Shop, ilalagay ko yung link. Pero kung masanay ka sa Shopee, ayan, available din yan sa Shopee. So ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Or sa comment section, ilalagay ko dun yun, nakalagay program announcement. I-click nyo lang yun at makikita nyo yung specific link kung saan kayo pwede maka-avail na itong merch na ito. And bro, mag-entertain lang tayo some questions sa ating mga viewers. From Enz Carino Basbas, I noticed an episode on KMJS about the Charismatic Episcopal Church performing the rite of exorcism, which was obviously imitated from the Catholic Church. Pero bakit parang effective ang rite nila? Okay, una, effective, parang effective ang rite nila dahil ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo ay enough na para magpatabuhay ng demonyo. Marcos Kapitulo 16:16. Marcos Kapitulo 16:17. Now, pero tandaan natin, ito talaga, paulit-ulit yan sa mga formators ng Philippine Association of Catholic Exorcists, ang demonyo ay very legalistic. Yeah. Ano yung very legalistic? Halimbawa, Bro Adrian, meron akong dalang barel. Ha? Halimbawa, may dalang barel ako. At ang barel na ito ay walang lisensya at walang permit to carry. So, pero sa isipan ko, dala ko ito for self-defense. Self-defense. Ano ang legal? Ang mga pulis natin ay very legalistic. Hindi sila after kung ano ang nasa isipan mo for self-defense. Ang hahanapin sa mga pulis, meron bang kaukulang dokumento ang dala mong barel? Correct. Ay di, nagdala lang ako nito dahil self-defense ito. Huhulihin ka rin dahil wala kang kaukulang dokumento. Ano po bang punto dito? Ang demonyo din ay very legalistic. Alam niya kung sino ang may authority. Yun ang dahilan na ang mga appointed exorcists kailangan merong written sila from the bishop. Dahil lahat ng mga obispo ay mga exorcist. Ngayon, yung mga nang gagaya na wala naman sa tunay na iglesia, enough na ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo para mapataboy. Pero nanganganib sila sa demonic retaliation at demonic attack. Wow. So yung, di ba, napanood mo din yung mismong nangyari, yung ginawa nila doon sa KMJS, at masasabi mo na
talagang possess yung biktima? Yes, dahil sa tama na yon ang sabi ng dalawa na dahil sa occult contamination, no? Albularyo kasing mama, kahit pa mahal na Birhen Maria daw ang nagpakita sa kanya para manggamot. Napakatuso talaga ng demonyo. Pero sa observation ko, nasa level na ng tinatawag na highest form of psychic ability ang naturang bata. Bakit? May ability na kasi siya na makipag-usap. Tatlong level kasi ang psychic ability. Nagsimula yan, first level, meron akong naramdaman. Meron akong narinig. O makapunta sa lugar, parang iba talaga ang lugar na ito. So first level yan. Ikalawang level, makita mo na. Ikatlong level, the highest form, maliban na makita mo na, makausap mo na. Yon ang nasa level. Kaya sa Ministry of Liberation, hindi agad-agad yan i-deliverance. Tulad sa doktor, kung magpadala ka ng sakit, may sakit sa doktor, kailangan talaga ang diagnostic interview. Hindi yan sasalang agad sa emergency room. Ganun din. No? Ihanda ang biktima, i-renounce ang dapat i-renounce, isoko ang dapat isoko. At bigyan ng assignment bago ang solemn exorcism. Yung ganyan na pangyayari, dapat solemn exorcism na talaga yan. At ang case officer ang mag-follow up kung nasunod ba niya ang role of life na ibinigay. Dahil kailangan pa yan ng sunod-sunod series of solemn exorcism. Yung nangyari talaga, nagle-levitate talaga yung bata, no? Kitang-kita yon. Tingin mo, bro, na napaalis ba talaga yung demonyo nung panahon na yun? Well, bakit tayong mga Katoliko, maliban na meron tayong deliverance, meron tayong solemn exorcism? Sabi ni Father Chad Ripperger, na interview mo siya? This week, next week, may interview ko siya. Okay. Sabi niya, malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa Marcos 16:17. Sa aking pangalan, magpapaalis sila ng demonyo. Hindi sinabi magpapaalis sila sa lahat na ore na hierarchy ng demonyo. Magpapaalis ng demonyo, pero hindi lahat na hierarchy. Kaya, so may natira. May matira. Lalo na yung possessing leader. Mananatili yun. Hindi yun pakawala ng mga lower rank. Yun ang explanation, no? Mananatili yung magtago sa katawan. Sa unang sesyon, pwede yung mga maliliit na lower rank ang lalabas. Mga pipitsugin, lalabas yun. Pero yung ibang pipitsugin, pagsikapan nila na hindi makalabas yung higher rank, yung possessing spirit. Bakit? Parang yung leader. Leader. Dahil pag makalabas yun, yung maliliit ay hindi na makapasok. Dapat manatili muna sa katawan. Yun ang pagsikapan nila. So, di yan madala sa simple deliverance lang. Yun na papasok ang solemn exorcism at series yun. Parang mga langgam pala yan, no? Kaya may mother aunt, queen aunt. Maaari na yung batang to, may mag-manifest pa rin dyan, no? Kahit pa mag-prayer of deliverance, mag-manifest pa yun. Kaya, yun ang dahilan na ang Office of Exorcism, meron talagang naka-assign na case officer na mag-follow up, no? Sa mga role of life, kung nasunod ba nila, sa mga schedule na naman, at mga diagnostic interview, dahil magaling magtago talaga sa katawan ang demonyo. And bro, yung dalawang naghawak dito ay hindi talaga totoong pari ito, no? Pero sinasabi, nakastola sila, no?
at gumagamit ng mga sakramentas ng Katoliko. Ba't ganun? Oo. So kaya pwedeng mapaalis ang mga lower rank pero nananatili pa sa katawan ang high rank. Hmm. Kaya at sila na gumagamit diyan nanganganib din. Hmm. Dahil wala silang authority kasi wala sila si tandaan natin meron ngang pare na nag-deliverance, Hmm. Sa Katoliko mismo nag-deliverance. Hmm. At sabi ng bishop niya, papadala kita sa Roma para mag-aral ng exorcism. Hmm. Hmm. Aba, napakatalino itong pare. At CFD pa, di ko lang pangalanan. Hmm. Ang resulta, lumabas siya sa pagkapare. Lumabas siya sa diocese. Ah, yeah. Hmm. At sumunod siya sa ibang sikta. Oh. At lumabas na ang excommunication sa kanya at pagkalayasize. So, yun. Kung ang sa paring Katoliko nakaranas ng ganyan, ano pa kaya yung mga tinatawag nating pirated lang? So, paano maiwasan sa ating mga ka-faith ngayon na nanonood na paano naman mabe-verify kung legit yan ng mga pare? Kasi nga, yung itsura nun, mukhang pare yung dalawang yun, di ba? Oo. Hanapan ninyo ng celebrate. Yung celebrate, parang idea ng pare na may... Kasal, kailangan yan. Celebrate. May sign ng kanyang bishop. Tingin mo, bakit hindi pakialaman ng diocese yung nangyari dun sa batang yun? Una, kasi kapatid, dapat kusa sila na magpa-deliverance. Yun ang kailangan. No? Hmm. Bakit? Remember that when the first mass was instituted by Jesus Christ, Judas was possessed. So, alam ng ating Panginoon Jesucristo na na-possessed si Judas. Pero ang tanong, bakit hindi pinalayas ng Panginoong Jesus ang demonyo na nasa katawan ni Judas? Dahil alam ng Panginoong Jesus na una, hindi willing si Judas na i-exercise. Ikalawa, mas pinili niya ang demonyo. Kaya, kailangan talaga yung willingness nila. At bilang case officer, tingnan pa, wala ba itong hatred? Dahil pag may hatred, kailangan pa yung i-process. Yun ang napakabango na bahagi sa mga demonyo, yung tao na may hatred. And di ba, yung nagkaroon ng recent na conference sa mga exorcist, nandun ka na, di ba, bro? Sa Cebu, kami ni Dr. Deching. Pwede ba makapag-share, ano ba yung mga natutunan mo doon? Oh, yung share sa viewers natin ngayon. Yung aming lecturer galing sa Vatican, Leiden na PhD, at tinatalakay niya na meron palang mga satanic na ginagawa kahit sa online internet o kaya sa mga television, sa mga cartoon. Nabanggit yan ni Father Randy. Cartoon Network. Yun, tinatalaka yan. Niya. So, si Adam Bly din. Nagiging speaker namin. Adam Bly? Okay. Na-interview mo na ba? Hindi pa. Siya din. Isa sa mga speakers namin. Ang napapansin nila, saan daw ang nagiging opening ng demonyo ngayon? Especially sa kabataan. Dami ang mga occult practices, yung paghina sa pananampalataya, no? Lalo na sa pamilya, yung hatred, mga pintuan, yung tinatawag na stop. Ano ba yung stop? Sin, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. Yun ang mga daanan para sa demonic extraordinary attack. Pwede mo i-elaborate, bro, sa preternatural offering? Preternatural offering, pwede yung pinapaduguan ang noo tuwing birthday. May gumagawa na. May mga gumagawa niyan. Bro Adrian, no? Na
tuwing birthday, pinapaduguan ang noo, inilagay yon cross. Paalala na birthday nila. Ang iba din, bago ipublishing ang kanilang sasakyan, nilagyan ng mga dugo. Blood offering yan. Blood compact yan. May mga bahay din na bago pinablis sa pare, binuhosan ng dugo. Yung mga halig eh. Yun ang preternatural offering. Yung pag-aatang, bago lang tayo sa All Souls Day, may mga gumagawa niyan. Pag-aatang? Ano yung pag-aatang? Yung pag-aatang, lagyan ng pagkain altar o kaya yung mga libingan. Kasi naalay sa demonyo, no? Di na kumakain yung mga kaluluwa. Ang kailangan nila, yung panalangin natin, yung proper na pananampalataya natin ay hindi na pinapractice. Halimbawa, inanyayahan tayo sa simbahan. Dapat magbisita tayo sa simenteryo, sa puntod, from November 1 to November 8 yan. At, indulgence. May indulgence yan kung ating na gawa yung mga requirements how to obtain plenary indulgence, then na prayer natin ang hiningi ng simbahan, isang araw, isang kaluluwa ang maiahon sa purgatorio. Ganda nun, no? Especially kung meron ka mga ninuno, kamag-anak mo na sa purgatorio pa rin, no? Eh yung ano bro, napapansin ko yung mga iba tinatamad sa pumunta sa cementerio, nagtitirik na lang kandila sa harapan ng bahay. Ano yung masasabi mo doon? Iyon, nagiging tradisyon din yun sa noon na ang di makapunta sa cementerio ay magtitirik ng kandila sa harap ng bahay. Nagiging tradisyon yan noon. Pero mas mabuti talaga na tayo'y magpunta dahil halimbawa, yung All Saints Day, obligado tayo magsimba lahat ng mga Katoliko. Sa araw na 'yon, no? Sa November 1. Holiday of obligation natin 'yan. Ibig sabihin, tayong mga Katoliko kailangan talaga. At hindi lang 'yan, sa October 31, kailangan tayo magsimba. Inaniyahan tayo ng simbahan dahil yon ay All Eve. Hallows Eve. Bispiras yan. 31 in 1. Parang 31. Bagong taon. At inaniyahan pa tayo ng simbahan sa 31 na pagkatapos nating magsimba, kung pwede tayong mangungumpisal in preparation para to obtain plenary indulgence, tayo'y magbisita sa adoration chapel. At habang magbisita tayo, inanyayahan tayo ng simbahan na una, mag-reflect tayo na real ang impyerno. Ikalawa, hihingi tayo ng grasya sa ating Panginoon sa tulong ng Mahal na Birhen Maria na sana tayo'y makapasok sa langit. Yun ang sa October 31. So magandang ano yan, reminder yan ha? Kasi minsan nakakalimutan natin yan, no? Kala natin ano lang, ordinaryong araw. Yun nga, particular pagtitirik ng kandila, wala bang occulting na origin yun sa labas ng ayon kay Father Jojo Cirodo na isang exorcist sa Cubao, nagiging tradisyon yan na ang hindi nakapunta sa cementerio magtirik ng kandila sa labas. Pero inaniyahan talaga tayo na kung maari, magpunta talaga tayo. Pero wala siyang parang, narinig ko kasi parang nagtatawag ng espiritu dyan. May kung magtatawag ng espiritu, diyan papasok na ang okultismo. Kung may halong pagtatawag sa espiritu o nakikipag-usap sa kaluluwa, ayun na, papasok ang okultismo. Pero curious ako bro, ikaw ba'y nakakita ka na ng demonyo? In real, ano? In reality, wala ko nakita na demonyo. Pero, pangaharas lang na pag-uwi sa bahay, yung mga ilaw, kung may galing sa Office of Exorcism, nagpalong siga, yun, nangyari yan. At habang natulog, biglang may pumutok na parang
parang malaking talagang bagay na pumutok sa malapit sa Katre, yun lang. Pero kung nakita, wala naman. Bangungot. Harassment sa panaginip. May isang pagkakataon na nag-rest ako ng alas 6 ng gabi. Nag-rest ako dahil hindi pa schedule ng rosary namin. Nakatulog ako. At nang nakatulog ako, biglang nanaginip ako ng nakakatakot na panaginip na parang maghatid sa bangungot, no? Kaya nga, nang nagising ako, naisipan ko, bakit na naginip ako na wala namang na grabing nakakatakot na wala namang pinaprocess namin sa araw ito. No? Ilang minuto lang, may tumatawag, may dadalhin pala sa office. Ayan, harassment na pala yon. Isang bisis lang yon. And from Jen Tan Ong, bro, nagko-conduct po ba ng exorcism and deliverance si bro Wendell? Eh di po pwede ang exorcism dahil ang exorcism ay para lang yan sa appointed exorcist using the solemn ritual of exorcism. Yes. Deliverance, magsagawa kami ng deliverance. Pero yung mga mabigat na kaso, dapat sa solemn exorcism na yan. Lalo na yung kaso na ang mga naposis ay miyembro ng Satanic Church o kaya yung mga albularyo o kaya mga anak ng Freemasonry. Mason. Currently, bro, regular pa rin ba yung ano mo? Deliverance session mo? Sa ngayon, temporary yung close ang aming office ngayon. At si Father Victor Sereno ang nag-handle at ang tatlong appointed exorcist. Dahil naka-schedule din kami na pupunta sa labas kasi for vacation. Pero kailan yung huling nahawakan mo na nag-assist ka ng pasyente? Mga nakalipas na buwan, no, meron at deliverance sa lupa, no, deliverance sa bahay, yon. At gawin namin 'yan na may pahintulot sa appointed exorcist. Pero di ba currently nasa probinsya ka, bro? Yung mga aswang, yung mga kapre, tikbalang, ano ba 'yan? Mga folk fairy, ano lang ba 'yan? Mga folktale lang ba 'yan? Eh di, totoo 'yan. 'Yon ay mga elementals, no? Territorial in nature kasi. Kung maalala ninyo, merong isa pa sa KMGS noon na interview namin, yung una talaga na yung puno ng langka na deliverance namin namatay. Yon ang langka na tinitirhan ng kapre. Bakit dinideliverance namin yan? Dahil yung mga napoposes na mga estudyante sa Catholic school, yon ang kanilang itinuturo. May makita sila na kapre sa naturang langka. At deliverance namin, namatay talaga ang naturang puno. Yes, nakita ko yan. Namatay. Bakit namatay? Sabi ni Father Winston Cabading, dahil papatayin ng mga territorial fallen angels ang kanilang tinitirhan kung hindi sila makapag-retaliate sa minister. Paano pag sa tao? Pwede yan sa tao. Kaya nga, sa mga naposis, merong pagkakataon na ang mga demonyo magsasabi, papatayin namin ito. So, dalawa ng puno ang namatay sa deliverance. Yung prayer of deliverance lang, na sabi ng isang poses, dito ako makakita ng white lady. Dinideliverance namin yung puno na yan. Namatay din. Kaya si Father Winston Cabading, Order of Preachers and Exorcists, sabi niya, kapatid, sa susunod, gamitin niyo na ritual, depart from this tree without killing the tree. Oh, yep. Ako nga, no, yung parang sa mga baboy, nagpakamatay din, no? Oo.
yung pinapunta si ni Jesus yung mga espiritu sa mga baboy tumalon sa tubig. May tanong dito sa Emerson Legaspi Abanyo. Ang tanong ko lang po kay Brother Wendell Talibong, valid ba ang kasal sa ibang reliyon na itinatag lamang ng tao? Well, una, kung ang nagkasal ay may license, legal yan. Pero sacramental, hindi. Mm. Okay, kung makonvert man sila sa simbahan Katoliko, kailangan ma-elevate sa sacramental ang status ng kanilang marriage life. And from Alma Ochea, good day, Brother Adrian. Gusto ko lang tanong, naalala ko nung bata po ko, lumapit sa albularyo ang mama ko. Meron na ako mga apo ngayon. Hanggang ngayon ba apektado pa rin kami ng pamilya ko? Yes, dahil una, ang mga fallen angels ay wala sila. They are not bound by time and space. Space. Oh, so, kailangan talagang maikumpisal, kailangan talaga na ma-renounce. At huwag niyong kalimutan. Ito ang madalas nating ma-witness sa simbahan. Merong nagpamisa ng Thanksgiving Mass, lalo na sa birthday, yung nakapasa sa examination, may mga Thanksgiving Mass. Pero di tayo makarinig na may nagpamisa ng healing of family tree. Dapat magpamisa din tayo ng healing of family tree. No? Ah, dahil pwede 'yon. Oh, pwede 'yon. Healing of family tree dahil alam natin na yung mga ninuno natin noon, may mga nilapitang mga okultismo na hindi nila alam na ito'y makaipekto sa mga generation. So in a form of pamisa din yun, pero lalagay mo lang yung intention. Intention. Mass for family, healing of family tree. O, sa pledo. Both parties. Pwede. Gawin yan. O pwede din sa pagro-rosaryo natin, mag-offer tayo, I offer this mystery for the healing of family tree. Good to know yan, bro. At maraming makakatulong yung mga sinabi mo ngayon. And from Bobby Sandoval, ito ang tanong ko, bro. Ang imahen o rebulto ba na nasa loob ng ating simba at mga tahanan ay yaon ba ang tiyutukoy at ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos sa Exodo sa lumang tipan? Hindi yun. Ang ipinagbabawal, malinaw yun sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, Diyos-Diyosan ang ipinagbabawal. Kaya nga, kung ang Diyos nagbabawal ng larawan ng mga Diyos-Diyosan, meron din siyang larawan o monumento na inuotos sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22. Ano yon na larawan? Hindi sa Diyos-Diyosan, kundi larawan sa mga kerubin o anghel. At kung tingnan natin ang Ezekiel 41:17-22, ang templo ng Diyos ay nakabalot ang larawan ng mga kerubin, may mukha ng tao, may hayop. Nakabalot yan sa buong templo. So, ibig sabihin, mula pa noon, ang templo ng Diyos ay may mga larawan, yes. Hindi sa Diyos-Diyosan, kundi imahen ng mga banal. Amen. Lumang tugtugi na kasi yan eh. And from Card P. Deloria, paano po siya naging deliverance minister na pwede kahit hindi sa pamilya niya? At paano maging effective na deliverance minister sa sariling pamilya? Nagiging deliverance minister sa hindi sa pamilya lang, kundi sa diocese dahil nakabahagi ako sa Office of Exorcism ng diocese namin. At nagiging kabahagi bilang lay collaborator sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Ibig sabihin, merong annual formation, sharing of experiences sa mga kagaya ko ng mga lay, no, na lay collaborator kasama yung mga appointed exorcists sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Now, meron din tayong role of life na sundin. No? Meron tayong role of life na sundin, yung cares, confession, ibig sabihin, kung maaari, bawat buwan, mangungumpisal, confession,
adoration, ibig sabihin matapos ang araw-araw na pagsimba, kailangan magbisita sa Adoration Chapel. Adoration care. Rosary. Rosary together with the family. Eucharist. Ano yung Eucharist? Daily communicant. Araw-araw magsimba. At sacramentals. Yon, gamitin yung sacramentals. So, paano magiging effective na deliverance sa miyembro ng pamilya? Yon din. Ulitin natin yung tatlo. Kailangan nandun yung tatlo. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Mm, amen. Ang ganda nun, bro. And bro, siguro last question to. Sa mga religious debates na yung nasalian, ano ang pinakamahirap na tanong o argumento na yung narinig mula sa yung mga kalaban at paano mo ito sinagot? Sa awa ng Diyos, yung mga tanong nila na sagot naman, no? Dahil yun talaga, pinaghandaan ko yung mga posibleng question nila. At yun lang mga gagamitin nila ng mga aklat, dapat lang na alam din natin yung mga, lalo na yung Iglesia ni Cristo, mahilig talaga. Meron silang sariling researcher. Gumagamit sila ng aklat na gagamitin lang nila sa panahon ng debate. Halimbawa, may aklat sila na ginagamit na ang pamagat, hindi ang lahat ng may akda ay si Attorney Teofilo Tumulac sa pahina 103. Nakasulat, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Ayan. Ang tanong nila, Mr. Talibong, sang-ayon ka ba sa aklat ninyo na may imprimatur ni Cardinal Vidal na ang nakasulat, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Sang-ayon ka ba dito o tutulan mo? Ayan. Kaya kailangan alam natin yan. Na una, sang-ayon ako sa nakasulat na pinutol mo. Dahil ang nakasulat, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko dahil ang demonyo ay sumusunod sa mga tao na relihiyoso. Hindi ito papasok. Hindi ito papasok sa mga simbahan na hindi naman totoo. Tama. Yun ang nakasulat. Pinuto lang. Kaya nga, dapat alam natin din ang mga aklat na ginagamit nila. Like, sa Vatican, I'm sure, meron din yan mga nasa loob na gustong sumira dyan. Oo. Diba? Mga infiltration na kasama yun sa simbahan eh. Kaya nga, babala ng ating Panginoong Hesukristo ni San Pedro, Lucas Kapitulo 22, versikulo 31, na si Satanas ay balak talagang subukin si San Pedro at ang buong iglesia. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesukristo, nagdasal ako para sa iyo. Amen. And brother, why you love being Catholic? Ba't mo mahal pagiging isang Katoliko? Yes, dahil ang simbahang Katoliko ay isang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang tunay na katawan, the mystical body of Christ. Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ang kanyang katawan. Kaya kung tinatanggap ninyo si Kristo bilang ulo, ngunit ang tunay na iglesia ang kanyang katawan ay hindi niyo tinanggap, anong resulta? Parang manananggal yan. Ulo lang, walang katawan. Wow. And brother, sa ating mga viewers na nanonood ngayon, baka meron kang gustong i-promote or meron kang mga upcoming projects na pwede nilang supportan. Inaniyayahan ko kayo. Una, na patuloy magsunod sa kay Bro Adrian na channel. Marami kayong matutunan dito. Napakaganda yung mga interview niya sa mga exorcist at iba pang mga kahit na sa labas. At inaniyahan yun namin kayo na magsubaybay din sa Pananampalataya at Katuweran channel ko. At sa punto. Maraming salamat po. And di ba meron ka mga binibenta mga crucifix na like mga Benedictine medal? Yes. Nasa Facebook page ng Pananampalataya at Katuweran. Mag-PM lang po sila. Wow.
And bro, maraming maraming salamat. Baka meron ka any last words sa ating mga ka-faith na nanonood ngayong araw na to. Maraming maraming salamat bro Adrian sa pagkakataong ito na nagiging kabahagi sa napakagandang programa mo sa channel at sa ating mga kapatid na nagsubaybay. Alam ko na bawat isa sa atin merong iba't ibang mga ambisyon sa buhay. Amen. May mga ambisyon tayo sa buhay, lalo na sa ating mga anak na magiging profesional. Pero dapat meron tayong mas mataas pang ambisyon sa buhay. At isa sa mga mataas na ambisyon na dapat magkaroon tayo, mga ambisyon tayo na magiging santo, magiging banal. Wow. Dahil kung yun ang ambisyon natin na magiging banal, siguradong ibigay yan sa Diyos. Dahil Amen. Na magiging kaisa yan sa kanyang ambisyon para sa atin. Maraming salamat po. Amen. Wow, thank you so much Brother Wendell Talibong at isang karangalan na napaunlakan. Mulit ako dito na mag-guest ka sa ating program dahil alam ko sobrang busy mo sa mga ginagawa mo ngayon. Ito na yung isa sa bokasyon natin to evangelize and catechize Filipino, especially mga kababayan natin sa ibang bansa. I'm grateful, brother, na we are one team in this journey. At patuloy ka namin pagdadasal at iyong pamilya na patuloy ka pang gamitin ng Diyos at buhusan ng maraming blessings sa iyong buhay. Maraming salamat, Bro Adrian, at kabahagi din kayo sa panalangin namin. Ang po pamilya, may the Blessed Virgin Mary cover us all with her mantle of love and protection. And brother, pwede ba humingi sa iyo ng closing prayer sa ating mga viewers na nanonood ngayon? Okay, sige. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who receive from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with St. Michael the Archangel as head, so that under your orders, they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness and drive them back into the abyss. Who is like God? O good and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Wow. Thank you so much, Brother Wendell Talibong. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na blessed at na-inspired dito sa blog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ako, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to. Make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo dahil marami ka natutunan dito. So I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.